Isa pong magandang araw sa bawat isa po sa atin. Ito po ay ating pong taon-taon ng musikalye at 7 last words na ating pong palaging ginagawa taon-taon. Tayo po ngayon ay nakaka-12 years na ito po ay ating ginagawa. Taunan po natin ito ginagawa sa labas ng ating pong simbahan kung saan tayo po ay nag-evangelize through singing and preachings and tracts giving. Pero sa pagkakataon pong ito, hindi po natin inaasahan na ang pandemya ay dumating sa ating bansa. Kaya ang ating church ay nakaisip ng isang innovation na tayo pa rin ay magagawa natin ang ating pong taunang musikalye at 7 last words. Ating pong tunghayan ang ating pong mga praise and worship team na naghanda ng papuring awit para ating tunghayan ang ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Sama-sama po tayong umawit at sama-sama po tayong magpuri sa ating pong Panginoon. Mabuhay ang bawat isa po sa atin. God bless you all. Magandang hapon po sa ating lahat at salamat po in behalf of Parkway Worship Team na nagmumula sa North, East, West, South, and Tanay. Maging mga ka-churches po natin sa Baras, sa Tagisan, Tres. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po at dahil pinili niyo po na samahan kami ngayong hapon na ito. At sa unang awit na aming aawitin ay sana sabayan niyo po kami. At ito, ang title po ng awit na ito ay King of My Heart. At nawa po ang lahat ng makapakinig nitong awitin na ito ay gawin po natin na hari at tagapagligtas ng ating buhay si Kristo sa ating mga puso. Dahil for the past few years na ginagawa po natin ang musikalye, nandun pa rin yung kabutihan at kalwalhatian ng Panginoon sa ating mga buhay. Bagamat nandito tayo ngayon sa ECQ, hindi tayo magkakasama, nagpupuri at umaawit sa Panginoon, pero virtual, samahan niyo po kaming umawit. Awitin po natin, King of My Heart.
Thank you.
Magandang araw po sa bawat isa sa ating lahat at sa mga nanonood po sa ating sa mga kani-kanilang tahanan, at welcome po sa ating 7 last word of Jesus Christ na imemensahe po ng ating mga pastor po. At ang unang-una po natin is the first of the 7 last word is Father, forgive them for they do not know what they do. So have we experienced na minsan meron taong na nag-ask ng forgiveness dun sa kasalanan na dapat tayo dapat yung nagbabayad, o tayo dapat yung accountable dun sa problema na yon, or accountable for those mistake na naging or action na nagawa natin, pero may ibang tao na humingi ng kapatawaran para sa atin? Or na-experience ba natin na tayo yung humingi naman ng kapatawaran para sa ibang tao, na someone na malapit sa puso natin, kaibigan natin, mahal sa buhay po natin, o mga tao na naging mabuti sa atin, na tayo yung humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na nagawa nila to someone else? So ito pong prayers in the 7 last word of Jesus Christ, may mga bagay po tayo na matututunan dito. The first word and the 7 sayings illustrate the forgiveness, grace, and love. So ino-illustrate na dito yung forgiveness, yung biyaya ng Panginoon, at the same time, yung pag-ibig ni Jesus Christ. So bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay dumako sa ating sa maiksing panalangin. Let us pray.
Father God in heaven, we thank you, Lord, sa araw na ito na binigay niyo po sa amin para mag-aral na iyong salita, Panginoon. Dalangin namin, Ama, as we study the seven last words of Jesus Christ, dalangin po namin, Ama, na mas makilala ka namin, mas makita namin yung pag-ibig mo, Panginoon. At dalangin po namin, Ama, sa mga awitan din na mapapakinggan namin, Panginoon, at patuloy naming napapakinggan, Panginoon, sa aming seven last words, Panginoon. We pray, Lord, na ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa buhay po namin, Ama. At ikaw ang siyang mag-move, Panginoon, sa puso namin, Ama. Sa inyo po namin tinataas ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan na inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. So, isa-isahin po natin yung illustration na binigay ni Jesus Christ when He say, Father, forgive them for they do not know what they do. So, the number one is the direction and forgiveness. So, isang direction na binibigay ng Panginoon kung paano tayo magpapatawad. Kung ano ba yung totoong ibig sabihin ng pagpapatawad. Sabi po dito, sa verse 6 natin, and when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him and the malefactors, one of the right hand and the other on the left. So alam po natin yung story na dalawa, nung pinako si Jesus Christ sa krus ng Calvary, meron dalawang magnanakaw, left and right. At sabi dito, then said Jesus, Father, forgive them for they do not know what they do, and they parted his raiment and cast lots. Bilhin niyo po, humingi ng kapatawaran si Jesus Christ. So what it is? So ano ibig sabihin ng forgiveness? Forgiveness is a decision to release our feelings of resentment or vengeance toward a person or a group who harm us. So isang pagpapakawala ng nararamdaman natin na galit tayo, gusto natin gumante, pero kailangan natin pakawalan kahit na yung mga tao ay naging hindi mabuti sa atin. Kagaya ng ginawa ni Jesus Christ, regardless whether they actually deserve for your forgiveness or we deserve for the forgiveness na binigyan Jesus Christ. So, the Lord Jesus Christ, pinatawad niya yung mga tao kasama sa hiningi niya ng kapatawaran sa Panginoon, yung mga tao, yung Roman Empire na gustong-gusto siyang ipako sa krus na Kalbaryo, tuwan-tuwan nung pinako siya sa krus na Kalbaryo. Yung magnanakaw na kung ano-anong sinabi kay Jesus Christ, and even the person, yung magnanakaw na pinuri si Jesus Christ, sabi ng Panginoon, Lord, ito mga taong to, patawarin nyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, ibig sabihin, ang paghingi ng kapatawaran na tinuturo ng Panginoon, hindi dahil sa ating nararamdaman. It is because, hindi dahil deserve ng tao, kundi kailangan natin magpatawad. Ganun din ginawa ni Jesus Christ. And the second one is the definition of grace. So, na makita po natin sa 1 Timothy chapter 1, verse 12 to 17. Sabi dito, and I thank Christ Jesus, our Lord, who hath enabled me, for He counted me faithful, putting me into ministry. So, ito yung sinabi ni Apostle Timothy na nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ito yung ginawa sa akin ni Jesus Christ. He put me into the ministry, who was before a blasphemer, a persecutor, an injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly and unbelief. So sabi niya, salamat dahil kinount ako ng Panginoon na faithful, pinatawad ako ng Panginoon, though ito yung ginagawa ko, napakasama akong tao, because I do it ignorantly. Nung hindi pa natin kilala si Jesus Christ, ginagawa natin to kasi hindi natin alam yung tama sa mali. We enjoy doing sin, we enjoy doing wrong, we enjoy hurting people. So, ginagawa natin to. Pero dito sabi ito, and the grace of the Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. This is the faithful saying and worthy to all acceptation that Christ came into the world to save sinners of whom I am chief. Pero mo, isa ako sa niligtas ng Panginoon na ako mismo yung gumagawa ng kasalanan. Ako mismo yung pinuno ng paggawa ng kasalanan. Ako mismo yung leader nung nakasaman ko. Ititingnan natin sarili natin sa sobrang dami natin ginawa ng pagkakamali. Lord, ako na ata yung master sa paggawa ng kasalanan. Pero naparito si Jesus Christ to save us. That is the grace of God. Hindi niya tinignan kung ano yung pagkakamali natin. Another, how bad for this cause I obtain mercy that is in me first, Jesus Christ, might show forth all long-suffering and the pattern them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Biruin mo, inako ng Panginoon yung paghihirap na dapat ikaw yung nagbabayad, na dapat ako yung nagbabayad, na dapat tayo yung nagbabayad. Inako ni Jesus Christ. And He asked, Lord, patawarin mo itong mga taong to. Hindi nila alam ang ginagawa nila.
Lord, patawarin mo ako, patawarin mo yung taong nasa tumatayo ngayon na nagpipreach. Lord, patawarin mo yung mga taong nakaupo ngayon na nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Priyin nyo, ganun yung biyaya ng Panginoon. And the last, the demonstration of love. How Jesus Christ demonstrates His love. Nung sinabi niya, Father, Ama, patawarin mo itong mga to. Ano sabi dito? Romans 5:8, but God commended or demonstrate His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Nung tayo ay makasalanan pa lang, namatay na si Kristo para sa atin. Even we are an enemy of God. Sabi ng Panginoon, nung paparusahan ka na yun, dapat ikaw yung nakapako sa krus, ako yung dapat nakapako sa krus, yung dapat ikaw, dapat yung pinagtatawanan nung panahon na yun, ikaw dapat yung tumanggap ng sakit na dinanas si Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, Lord, ako na lang. Ako na lang yung mamamatay para sa taong to. Para sa tao na nakikinig ngayon. Para sa tao na nakatayo. At nagmimensahe, ako na lang yung mamamatay para dyan. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. He demonstrates His love to each and every one of us. Kaya, yung sinabi ng Panginoon, Father, forgive them for they do not know what they do. Sabi ng Panginoon, because of their ignorance, ako na lang yung gagawa para sa kanila. Kaya, sa gabing ito, hingin po natin sa Panginoon yung pagpapatawad, hingin po natin sa Panginoon yung biyaya niya at pag-ibig niya. Tayo po yung manalangin. Ang banal na dakila sa lahat, salamat po Panginoon sa kabutihan mo, sa pag-alala mo sa amin Panginoon, sa pagpapatawad na binigay mo sa amin Panginoon, sa biyaya na binigay mo po sa amin Panginoon, at sa pag-ibig na binigay niyo po sa amin Panginoon. Ganun pala Panginoon yung pakiramdam na merong isang taong nagmahal, nagpatawad, at nagbigay ng biyaya sa amin Panginoon para lang maligtas kayo Panginoon. How much more Panginoon, you are the Lord who save us, you are the Lord who forgive us, you are the Lord who give us grace and love us, Panginoon. Lord God, sa oras na ito, sa mga taong nakikinig, Panginoon, na gusto nilang mabago yung kanilang buhay, Panginoon, I challenge them, Panginoon, to accept yung Panginoon sa buhay nila, Panginoon. Dalangin po namin, Ama, na tanggapin ka nila, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon. As we go on, Panginoon, to study your word, Panginoon. Sa inyo po namin tinataas ang lahat ng kapurihan. Pasalamat sa tanging pangalan na inyo na si Kristo Jesus. Amen.
Ayan, magandang araw po sa ating lahat. At salamat sa mga nakikinig at naka-tune in sa ating The Last Seven Last Word of Jesus Christ. The Seven Last Word of Jesus Christ. Now, before we start po, manalangin muna po tayo. Dakilang Diyos na may Ama, maraming salamat sa pagkakataon na ito na maibahagi, Panginoon, ang isa sa mga huling wika mo, Panginoon. At dalayan namin, Panginoon, na kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa, Panginoon. At ito po aming dalangin, Ama, sa matamis po na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Now, pagka ho, seven last word of Jesus Christ, marami ho tayong dapat pag-usapan dyan. Pero hindi po lahat po yun ay babanggitin ko, kundi yung pangalawa lang po sa mga huling winika ng ating Panginoong Jesus. At ito po ay mababasa natin sa Luke chapter 23 verse 39 hanggang 43. No, sige po, basahin na po natin. Sabi po rito sa verse 39, one of the criminals who hung there heard insult at him, aren't the Messiah? Save yourself and us. But the other criminal rebuked him, don't you fear God? He said, since you are under the sentence, same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And verse 43, Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise.
dito po tayo, focus po tayo dito sa verse 43. Sabi dito, truly, I tell you today, you will be with me in paradise. Ito po yung pangalawang sa mga huling wika ng Panginoon Jesus. Now, pag inyo pong pinansin po, yung unang wika ng Panginoon, ito ay tumutukoy sa forgiveness ng Ama. Na sabi niya, Father, forgive them. Dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang mga ginagawa. And that is the makikita natin yung forgiveness ng Panginoon. So, narinig ng, kung inyong papansin po, narinig nito ng dalawang criminals. Kasi sila po yung dalawang kasama ng Panginoong Jesus. So, scenario rito, yung binasa natin, may dalawang criminals. They were both guilty, parang tayo. Parehas po tayong halos hinalintulad tayo dun sa criminals. Yung isa at yung pangalawa. So, sila po ay parehong guilty. The same tayo. Sa araw-araw na ginawa natin, we are guilty sa mga kasalanan na gagawa natin against God and against man. So, we are guilty. The same. So, sabi at itong isa, minak ang Panginoon, sabi niya, kung ikaw ang Diyos, ligtas mo ang iyong sarili at kami. Pero yung sabi ng isa, remember me, sabi niya, kung ikaw ay nasa paraiso na. And dito ang sinagot ng Panginoon Jesus sa kanila, truly, I tell you, today, you will be with me in paradise. Now, tingnan po natin, that's the word truly. Now, kung papansin po natin, yung word na truly, that is the assurance of God's or Jesus' promise. Dito sa conversation ng Panginoon, may pangako ang Panginoon. Pinangakuan sila ng hindi lang kaligtasan, kundi the assurance of His promise. Nabasa niyo, truly, I tell you today you will be with me in paradise. Yung word na true, truly yan, is hindi ho nagbibiro ang Panginoon. Why? Because sa John chapter 14 verse 6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but or except through me. That is Jesus. Jesus is the truth, no? Hindi pwedeng hindi mangyari yung pangako niya. He is a God. Kasi kung hindi mangyayari yon, hindi siya God. Kaya yung binanggit niya, truly, that is the assurance of His promise. Huwag tayong magdududa doon. Lalo na kung ikaw ay Kristiyano, tinanggap mo ang Panginoon, totoo ang pangako ng Panginoon. Because He is the truth. The assurance of His promise. Now, tingnan nyo po, di ba? Truly, I tell you. I tell you. Sinasabi niya ito personally sa atin. Lagi niya itong ini-emphasize sa atin na totoo itong mga pangako ko. Kaya wag tayong magdududa sa pangako ng Panginoon. And let's talk about today, you will be with me. What's that? That is the assurance of, or the promise of salvation. Hindi lang yung assurance of promise, kundi the promise of salvation. May pangako ang Panginoon ng kaligtasan sa kanila. Kaya nga, doon pa lang sa umpisa, forgiveness. Patawarin mo sila. And the second is yung kaligtasan. Dahil, kung papansin ninyo, wala nang magagawa yung dalawang magnanakaw eh. Yung dalawang kriminal eh. Wala nang magagawa sila. Ilang minuto na lang, mamamatay na sila. Pare-pare silang mamamatay. Minsan ganyan tayo sa buhay natin. We have a last chance. We have a time para ma-receive natin yung kaligtasan ng Panginoon. Ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kasi maraming sa paligid natin,
maririnig sa balita na matay rito. Lalo ngayon, mas lalong tumataas ang COVID cases at araw-araw may na ibidadagdag na namamatay. Maganda sana kung nabubuhay, pero namamatay. So, the promise of salvation, kailangan natin ang kaligtasan. Why? Because we can do nothing without Jesus Christ. Yung dalawang magnanakaw, wala na silang magagawa. Last breath na lang nila. Pero, ang isa ay nagkaroon ng kaligtasan. Bakit? Kasi naniwala siya that Jesus Christ, hindi lang siya aman, kundi He is a King. He is a God. Kaya nga yung nakalagay sa itaas niya na itinitle sa kanila nung Roman government, ano nakalagay doon? This is the King of the Jew. So doon pa lang naniwala na yung isang kriminal. Alam niyo po, that is the key. Na paniwalaan mo that Jesus Christ is a Savior. That Jesus Christ is a God. So the promise of salvation. Now, how can we get the salvation of Christ? That is a simple. Hindi yung reliyon, hindi ang mabuting gawa. Because sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, sabi ito, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves. It is the gift of God, not by words, so that no one can boast. The salvation of Christ ay sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya nagkaroon ng pananampalataya yung isang magnanakaw kasi narinig niya yung forgiveness ng Panginoon. Narinig niya na nag-request ang Panginoong Jesus sa Ama. So kaya yung faith na practice niya. Kaya siya nagkaroon ng salvation. Kaya siya nagkaroon ng faith. Hindi dahil magaling ka, matalino ka. Sabi ko nga, hindi ang reliyon, kundi ang relasyon. Para tayo magkaroon ng salvation, ay by faith alone. Sabi nga, by grace and faith. Through faith. The last one, makikita natin, the promise of heaven. There's a promise of heaven. Now remember, tayo po ay nasa panglupang tirahan. Kung saan nabubulok, nasisira, nawawasak, at hindi tayo pansamantala dito. Ay, hindi tayo pang matagalan dito sa lupa, kundi pansamantala lang tayo dito yung maninirahan. But God has a promise of heaven. A place na kung saan hindi nasisira, hindi nabubulok. At higit sa lahat, sabi niya sa Revelations, there is no more war, no more pains, no more sickness, no more crying. Na kung saan tayo dito, umiiyak, nalulungkot, nasasaktan. But God has a promise of heaven. At sinabing promise of heaven, sabi niya nga, that's the paradise. Sabi rito sa John chapter 14, verse 1 to 4, sabi, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, I would have told you that I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. So the promise of heaven, kung saan kasama mo ang Diyos. Makakasama mo ang Ama mo, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, makakasama mo doon sa lugar na kung saan hindi kailanman mabubulok. Kayo po. Tingnan po natin ang nangyayari sa ating paligid. So I hope po na gawin niyo pong Diyos at tagapagligtas ang Panginoon Jesus. Hindi lang the promise of heaven, kundi that is the eternal life. Eternity. Kaya nga sabi nga, no more. No more pains. No more war. That is a promise of God. I hope po na itong second last word of Jesus Christ
ay magkaroon tayo ng tamang desisyon. Simple lang, para tayo magkaroon ng kaligtasan at pangako ng langit na bayan. Simple lang, una, aminin mo na ikaw yung makasalanan. Pangalawa, pagsisihan mo ang iyong nagawang kasalanan, hingi mo ng tawad, at ang pangatlo, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Basta ginawa mo yon, kasama ka sa pangangakuan ng Panginoon. And that's the last today. Your decision is very important today. Wag tomorrow. Wag pa sa susunod. Ngayon na. Time is coming. Hindi natin alam. Anytime, pwede tayong bawian ng buhay. Kaya, napaka-importante ng decision natin today. Nawa, tanggapin mo si Kristo ngayon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos namin, maraming salamat, Panginoon, sa isang pagkakataon na kami ay makapag-aral ng iyong mga winika bago kayo namatay sa krus ng Kalbaryo. Nawa po magkaroon po ng bawat nakakarinig at nakakapanood nitong mensaheng ito na magkaroon ng tamang desisyon ngayon, Panginoon, na nawa gawin kanilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya samahan mo sila, Panginoon. Kung sila po ay kakaroon ng tamang desisyon, alam po namin, same na pinangakuan mo rin sila, nakakasamahin mo sila sa iyong paraiso, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin, Ama, sa matamis po na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Tuloy niya na napakadakilan ng ating Panginoon. Dahil hindi niya inisip kung ano yung iisipin ng mga tao, kundi inisip niya yung kaligtasan natin. Kaligtasan na ibibigay niya sa atin. Dahil ganun niya tayo kamahal. Ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Awitan natin. Thank you.
Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang pangatlo sa mga huling salita na binanggit ni Jesucristo sa krus. Katulad ng isang sikat na personalidad na si John Lennon na sinabi niya kay Paul McCartney na, "Think of me every now and then, my old friend." Ito yung mga huling kataga, huling salita na binanggit ng mga personalidad. Halimbawa ito na binanggit ko nga. Katulad ng binanggit ng Panginoong Jesucristo na napakahalaga at hanggang ngayon ay umaalingaungaw o naririnig natin sa buong mundo. Ito ang pangatlo sa salita ni Jesus Christ. Third word na matatagpuan natin sa John chapter 19, verse 25 to 27. "Now there stood by the cross of Jesus, his mother. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, 'Woman, behold your son.' Then he said to the disciple, 'Behold your mother.' And from that hour, the disciple took her to his own home." Ano po yung matututunan natin? Ano po yung makikita natin sa sinasabi ni Jesus Christ? Jesus fulfilled his earthly responsibility. Na-fulfill ni Jesus Christ yung kanyang responsibility dito po sa mundo. And most especially sa kanyang ina. Notice natin, kung kayo po si Mary, ano po yung mararamdaman niyo that time? Makita natin dito sa Gospel of John, si Mary sa John chapter 2 ay hindi po ay nagsasalita. Siya po ay nagsasalita. But pagdating dito sa John chapter 19, makikita natin na si Mary ay napakatahimik. Tumahimik lang po siya. Bakit siya tahimik? Unang-una, because Mary knew who Jesus was. Mary knew who Jesus was. Alam ni Mary kung sino si Jesus Christ. Pwede namang, as a mother, pwede namang pumunta si Mary kay Pilate at sabihin na ipaglaban yung kanyang anak na si Jesucristo. Pwede niyang kausapin si Pilato para mapawalang sala o hindi matuloy yung crucifixion kay Jesus Christ. But Mary did not talk. Hindi siya nagsalita. She did not talk. Hindi siya nagsalita. Bakit? Alam ni Mary na si Jesus Christ is the Son of God. Kung babalikan natin sa Luke chapter 1, yung istorya ni Mary, kung paano nagsimula ang lahat. "And behold, you will conceive in your womb," sinabi sa kanya ng angel of the Lord, "and bring forth a son, and shall call his name Jesus." Si Mary magkakaroon ng anak, "and bring forth a son, and tatawagin siyang Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Alam ni Mary na ang Panginoong Diyos na nakapako sa krus, na si Jesus Christ na nakapako sa krus, ay anak ng Most High, anak ng Hari, Highest. He will be great and the Lord God will give him the throne of his father. Mary asked the angel, "But how can this happen?" Ayun yung tanong ni Mary sa angel eh. "But how can this happen? I am a virgin." And sabi ng angel sa kanya, "The Holy Spirit," huwag ka mag-alala, in essence, "The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. So the baby to be born will be holy and he will be called the Son of God." In essence, sabi ni Angel Gabriel, "Huwag ka mag-alala, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you." Will overshadow Mary. And yung dinadala mo is holy. And he will be called the Son of God.
alam ni Mary nung una pa lang, kaya hindi siya nagsasalita sa paanan ng krus, na si Jesus Christ ay anak ng Panginoon. Napaka-amazing dahil mababasa natin sa last two verses na to. For with God, nothing will be impossible. Then Mary said, "Behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word." Napaka-risky sa part ni Mary dahil that time, inaakusahan siya na nakipagtalik sa mga soldier. That's why yung virgin birth is unexplained dito. Napakahirap sa part ni Mary that virgin birth that time will cause of his death. Yun yung kaparusahan sa virgin birth. Napakalaking crime, napakalaking kasalanan. But sabi ng Panginoon, "For with God, nothing will be impossible. Behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word." Nakita natin kung gaano nag-rely si Mary, ang ina ni Jesus Christ that time. At ano yung matututunan natin dito sa third word na binanggit ni Jesus Christ? "That woman, behold your son, and behold your mother." And he said to his disciple, hindi nakalimutan ni Jesus Christ ang responsibility niya sa kanyang ina. Na in essence, "John, take care of my mother and go to his own home." The responsibility of Jesus Christ to her mother is there. Jesus Christ did not just fulfill his spiritual responsibility, but he also fulfilled his earthly responsibility. Makikita natin sa unang tatlong salita na binanggit ni Jesus Christ sa krus, that the Father forgive them for they do not know what they do. And yung magnanakaw, yung kasama niya sa krus, nasa kabila, katabi niya sa krus, nakasasamahin niya sa heaven, at yung pangatlo as yung sa kanyang mother, makita natin dito na yung first three words ay patungkol sa ibang tao, sa atin, sa iyo. Yun po yung makita natin dito sa third word of Jesus Christ on the cross. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Patuloy po ang aming Panginoon na pinagpupurihan ka namin. This week we are celebrating Holy Week. Alam namin so many years ago you gave your life for us, Panginoon. Gave your life for the whole world. But we want this time, Lord, na sabihinin namin yon, that you gave your life for me. Your blood was shed on the cross for me. Kung meron pong binibigay na mensahe sa akin ng Panginoon these past few days, and as I was meditating all these songs na kinakanta namin sa inyo ngayon, it's that His love for us is so personal. Binigay niya yung buhay niya para sa akin. Sabi nga sa previous song, "Ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo." That's how personal God's love for us. Ganun yung personal. And because of that love, because of His death on the cross, we were forgiven from all our sins. Nalinis tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. And most of all, ito yung pinaka-favorite ko dito sa lahat. We were given the
fourth last word, my God, why have you forsaken me? Mark 15:34, and at the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me? Magandang araw po sa bawat isa sa atin. At ang ating pong binasa ay ang ika-apat na huling salita na binanggit ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At makikita natin dito yung kanyang paghihirap. At ito na yata yung pinaka mahirap intindihin sa lahat ng wika na sinabi niya nung araw na yon sa krus ng Kalbaryo. Naintindihan natin na pinatawad niya yung magnanakaw sa krus. Naintindihan natin na naging concern siya doon sa nanay niya. Naintindihan natin na siya ay nauuhaw, na siya ay tapos na, na yung kanyang spirito ay kinokomendan niya sa kanyang ama. Naintindihan natin yung mga bagay na yun. Pero ito na siguro yung mahirap intindihin, na ang isang ama ay i-abandon niya yung kanyang anak. Na ipo-forsake niya yung kanyang anak. Sabi nga, my God, why have you forsaken me? Ang nabanggit ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, kung titignan po natin, napakahirap po ng kanyang kalagayan. Pero bakit nga ba niya kailangan pagdaanan yun? Bakit nga ba kailangan ni Hesus na mamatay sa krus ng Kalbaryo? 2 Corinthians 5:18, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them. Tunay nga po na ang tao ay nagkasala sa Diyos at iyong kasalanan ang naghiwalay sa atin sa Diyos. At ang nais ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin ay muli manumbalik yung relasyon na yon na naputol. Kaya anong ginawa ng ating Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa krus, yun ang naging daan para tayo ay muli magkaroon ng relasyon sa kanya, sa sino man ang sasampalataya kay Kristo. So, kung titignan natin, napaka hirap ng pinagdaanan ni Jesus, na kailangan niyang pagdaanan yung mga bagay na yon. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin, upang tayo ay magkaroon ng tinatawag na righteousness sa ating Diyos. Walang kasalanan ng ating Panginoong Diyos, pero siya ang nag-suffer sa krus. Kung tutusin, nung time na yun, naramdaman niya na siya ay tila na-abandon ng kanyang ama. Pero kung titignan natin, ang pinagdaanan ni Jesus ay dalawang bagay. Yung binuhat niya, pinasan niya yung kasalanan ng mundo, at pangalawa, yung galit ng kanyang ama sa kasalanan ay naranasan niya. Yung kasalanan ang nag-separate sa atin, at naranasan din ni Jesus na siya ay na-separate ng panampansamantala sa kanyang ama sa langit. Naramdaman niya yun. Nakatulad natin, siya rin ay nawalay sa kanyang ama. Kaya mga kapatid, yung kanyang physical pain na naramdaman, hindi yun maikukumpara sa spiritual pain or relational pain na naramdaman niya nung siya ay nawalay sa kanyang ama. Kaya mga kapatid, bakit niya kailangang pagdaanan yun? Bakit niya kailangang maranasan yun? Bakit willingly ay
hinayaan niya na i-forsake siya, ma-forsake siya. Alam niyo po kung bakit? Para hindi na natin danasin yung hirap. Hindi na natin masabi na, my God, why have you forsaken me? Siya na ang nagsabi noon para sa atin. Siya na ang nag-take ng place natin na dapat tayo yung nandun. Dapat tayo yung nakapako. Dapat tayo yung naghihirap. Dahil sa ating mga kasalanan, dapat tayo pinaparusahan. Pero siya na ang umako nun. He takes our place. So that hindi na natin maranasan yung hirap na yon. Kaya kung makikita natin, napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi niya nahinayaan na tayo ay mag-suffer pa. Mga kapatid, naranasan niyo bang magpasalamat sa Panginoon? Nagawa niyo na ba siyang pasalamatan sa ginawa niya sa atin, para sa atin? Nagawa na ba nating panampalatayanan yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat? Para hindi na natin sabihin, Lord, bakit mo ko pinabayaan? Siya na ang dumanas nun para sa atin. Siya na ang na-forsake para sa atin. Kaya wala lang tayong ibang dapat gawin, kundi pasalamatan siya. Wala tayong ibang dapat gawin, kundi panampalatayanan yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para tayo na mga makasalanan ay magkaroon na tinatawag na kapatawaran sa ating mga kasalanan, tayo ay maligtas, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa ating Panginoong Hesus. Salamat kay Kristo na siyang nabayubay sa krus. At muli, after 3 days, siya ay muling nabuhay para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit na bayan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Tunay nga, Lord God, na dapat kami yung nasa kalagayan mo. Dapat kami yung nasa krus. Dapat kami yung pinaparusahan. Pero salamat, Panginoon, na dahil sa dakila mong pag-ibig, kami ay iyong niligtas. Ikaw na ang pumalit sa pwesto namin. Ikaw na ang nag-suffer, Lord, para sa amin, Lord. Ginawa mo yun because you love us, Lord. Because hindi mo hahayaan na kami ay mapahamak pa, Panginoon. Maranas pa ng paghihirap. Salamat, Panginoon, sa bagay na yun na ginawa mo po sa buhay po namin. Wala kaming ibang gagawin kundi pasalamatan ka at panampalatayanan ang ginawa mo po sa krus ng Kalbaryo para sa aming lahat. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng papuri at pagpapasalamat ay aming itinataas sa dakilang pangalan po ng Diyos at tagapagligtas namin na si Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa ating lahat. Marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay at pakikisama sa amin at pag-awit ng mga papuring awit. At dito po nagtatapos ang ating pong part 1 ng ating pong musikalye ngayon pong taong pong ito. Abangan nyo po muli bukas ang ating pong part 2 ng ating pong musikalye, same time, 3 o'clock p.m. Sama-sama po tayong manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Ama, sa pagkakataong kami ay nakapagbigay ng papuring awit sa iyo. Muli ay maalala namin, Panginoon, ang inyo pong ginawa sa krus ng Kalbaryo upang kami ay magkaroon ng buhay, buhay na walang hanggan sa langit na bayan. Marami pong salamat at muli sa aming pong pagpapatuloy ng aming pong programa bukas. Dakilang Diyos na kami ay humihiling ng kalakasan sa iyo at patuloy na mapapuriyan ka bukas, Panginoon, sa aming pong part 2 ng aming pong musikalye. Ito po ang aming pong dalangin na may buong pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli po, marami pong salamat.
God bless you all.